Nasabi ni Kay Soto na hindi niya gaanong pinapansin ang mga NBA mock draft na lumalabas sa iba't ibang platform na available sa internet. Hindi rin niya hinahayaang makaapekto ang mga mock draft sa kanyang mithiin kahit na nandoon o wala ang pangalan niya, at hindi niya masyadong pinagtutuunan ng pansin, sa halip ay focus lang ito at determinado itong abutin ang kanyang goal at ang dahilan kung bakit siya pumunta sa US at ito ay ang makapaglaro sa NBA. Sa aking opinyon ay tama nga naman si Kay Soto, dahil mas mahalaga na mag-focus ka sa iyong goal at huwag kang magpapa-apekto at magpapabaya sa pag-iinsayo dahil na rin sa umaayon ang mock draft sa iyo, o kung hindi naman kaya ay dihado ka sa NBA mock draft dahil wala ang pangalan mo dito. Tama ang mindset ni Kay Soto dahil na rin sa mas tiwala ito sa kung ano ang kaya niyang gawin sa loob ng court at kung ano ang maibibigay nito na tulong sa kanilang team. Ang mahalaga ay hindi ito tumitigil sa araw-araw na ensayo at sa pag-develop ng kanyang laro. Sa ginawang interview dito kay Kay Soto na kung saan natanong kung kanino niya maihahambing ang laro niya sa ngayon, ay nasabi niya na mas malapit ang laro niya sa ngayon kay Pau Gasol. Nasabi niya ito dahil isang balanse o all-around type player si Pau Gasol. Kayang makagawa ng score, maganda ang mga pasa na ibinibigay sa kakampi, kayang mag-dribble at maganda rin ang depensa. Pero kung sa akin lang ay masasabi ko na maganda rin ang laro ni Kay Soto at kaya niyang gumawa ng sarili niyang pangalan sa pamamagitan ng sikap at tiyaga, dahil ito ang isa sa katangian ni Kay Soto na mas lalo pang nagpapalakas sa kanya. Sang-ayon rin ako sa sinabi niya na may improvement ang laro niya dahil na rin sa araw-araw na ensayo at paggabay ng kanilang coach. Ang isa pang pinag-usapan nila sa isinagawang interview dito kay Kay Soto ay kung makakapaglaro ba ito sa third window ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers, at sinabi niya pwede at maaari kung hindi magigipit sa oras at hindi magkakasabay sa schedule ng kanilang laro sa NBA G League. Gustong gusto rin ni Kay Soto na maglaro para sa ating National Basketball Team Men's Division, pero kung conflict talaga sa schedule ay wala tayong magagawa, dahil na rin sa hindi lang para sa kanya ang kanyang mithiin na makapasok sa NBA, kung hindi ay para rin ito sa mga Filipino basketball fans, dahil kapag nagawa ni Kay Soto na makapasok sa NBA ay siya ang magiging kauna-unahang full-blooded Filipino na nakapaglaro sa NBA. Sa una pa lang ay naging maliwanag para kay Kay Soto kung ano ang gusto niyang abutin, at ito ay ang makapaglaro sa NBA na kung saan wala pang full-blooded Filipino ang nakakagawa nito. Maaari na magawa ni Kay Soto ang bagay na ito dahil matangkad siya at sa height niya na 7'2 ay meron rin itong bilis at diskarte sa paglalaro ng basketball, na kung saan napansin naman ito ng mga ilang players at coaches doon sa US. Nasabi rin ng veteranong basketball player at teammate ni Kay Soto na si Reggie Hearn na magiging isang great player itong si Kay Soto, o sa ibang salita ay hindi lamang average player itong si Kay Soto, at kaya pa niyang maging mas malakas at magaling sa larangan ng basketball. Nasabi ito ni Reggie Hearn dahil nakasama niyang maglaro si Kay Soto noong Nobyembre sa kanilang scrimmage games. Tuloy na tuloy naman ang NBA G League, at ayon sa mga report ay gaganapin ang NBA G League bubble sa Atlanta, at ayon na rin sa mga naunang pahayag ay magsisimula ito sa Enero 2021. Yan na muna para sa video nating ito, at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ng channel natin.